Hello, 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 hello! Ka-JC Love! Kumusta na kayo? Ito ako, papasok. So, samahan niyo uli ako. At pag-uusapan naman natin ngayon eh, Lord, here I am, send me. Yan, sabi sa Isaiah 6:8. Yan. Time check. Grabe, gabi na, pero maaraw pa, no? Sobrang araw. Sobrang araw pa. Ayan, yan. Paalis na tayo. So, ang taas-taas pa ng araw. Grabe. Gabi na. Alas 7 na. Ang taas pa ng araw. Tindi, no? Kaya minsan, tatlong oras lang ang liwanag dito eh. Tatlong oras lang yung liwanag. Tapos, tatlong oras lang pala yung madilim. Sorry. Tatlong oras lang pala yung madilim. Ang liwanag eh, talaga namang 21 hours sa loob ng isang araw. Pero pag winter naman, napakaigsi naman ng araw. Ang liwanag, mataas naman ang gabi. Kaya yun. Kaya maganda pag summer. Kahit na 11 o'clock na, may liwanag pa ng gabi yun, ha. Yeah, shout out nga pala kay Mad Axe, kay Starlet. Hi Starlet, salamat sa comment, I appreciate it. And Princess JJ Wars, kay Pilyang Mama, kay Otep, kay Lily, kay Iam, kay Night Mode. Yan, kay Pastor Alan. Ayan. I'm looking forward yung YouTube channel ni Alan. Ayos, ayos yan. At dito ako dumayan sa kabila, dito sa highway. So, samahan niyo ako. At katulad na sinabi ko, ang pag-uusapan natin ngayon, ito nasa t-shirt ko, yung Isaiah 6:8. Yan, Lord, here I am, send me. Lord, here I am, send me. Yan. Ang baon ko nga pala, konti lang baon ko ngayon, pero wala akong dalang kanin. Ang baon ko ito, lulutuin pa lang. Pork steak ang baon natin. Tapos merong juice. Ito yung juice. Yan, ito yung juice. Orange juice. At saka ito. Yan. Toblerone. Hindi nawawala yung chocolate ngayon sa akin, ah. Parang dumadami na yung sugar ko, ah. Tumatamis na tuloy yung aking pagmamahal. Kaya yun, matamis na ang aking pagmamahal. Yan. Siyempre, una sa Diyos. Siyempre, pangalawa lang ang aking asawa. Lagi lang siyang pangalawa sa buhay ko. Una lagi si Lord. Oo. Siyempre, ang pamilya, ang buong church, at kayo, mga nanonood. At type nyo ba yon? Alam ko, type nyo yun. Ayan, sinabi nyo na, type nyo na. Ayan, papunta na ngayon ako sa aking trabaho. At dito natin pag-usapan yung Isaiah 6:8. Ayan. Sabi kasi dun sa Isaiah 6:8, then I hear the voice of the Lord saying, whom shall I send? Sabi dun, and whom will I go for us? Sino ang sasama sa atin? And he said, here I am, send me. Yan. Kakilala ko kasi yung nasa truck. So, yan. Here I am, send me. Naniniwala ako, mga ka-JC Love, lahat ng tao kailangan si Lord. I believe all the people here in this earth need God.
need God sa kanyang buhay. Kaya napakahalaga ng sinabi ng Panginoong Diyos dito kay Isaiah, na kung saan ay Lord, here I am, send me. Sabi doon. So, napakaganda na sa panahon ngayon, madami nangangailangan. Madami nangangailangan ng tulong, madaming naghihingalo, madami ang wala sa Panginoon, at marami rin ang nahihirapan, maraming problema. At kaya kailangan ang bawat tao ay laging nandyan, bukas ang puso, na gamitin ng Diyos para sa lahat ng tao dito sa lupa. Unang-una, kaligtasan. Siyempre, lahat naman tayo, there's a time for everything, a time to born and a time to death. So, and that death, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. So, it's better to have a word of God para makilala lagi natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya naniniwala ako na kailangan natin si Lord, kailangan natin si God sa ating buhay. At sino yung gagamitin? Tayo mga tao rin na nandito sa mundong ito na kailangan magtulungan, magkaisa, magunawaan, at higit sa lahat, magmahalan tayo. Magmahalan ng totoo. Yung bang nagmamahal ka ng walang kapalit. Sabi nga pagmahal, kahit mahal, mahal pa rin. Layo, no? So, napakahalaga na sa buhay ng isang tao na nagpapagamit siya sa Panginoon. Lord, here I am, send me. Kasi naniniwala naman talaga ako na kailangan natin si Lord sa ating buhay para sa ganun ay magkaroon tayo ng guidance, refuge, kublihan sa mundong ito. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo nito, na may puso tayong na tumutulong, may puso tayong naglilingkod, may puso tayong ginagawa ang pinagagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Wala namang gusto ang Panginoon sa ating buhay kundi talagang mapaayos ang bawat buhay ng tao. Wala ang gusto ang Panginoon, kaya tayo niya minamahal para tayo ay maligtas. Kaya nga maraming tao talaga, parang ganito yan eh. Maraming tao ngayon nasa loob ng isang building. Nasa loob ng isang building. Ngayon, yung loob ng building na yon ay nasusunog. Nasusunog yung building na yon. At yung mga nasa labas ng building na yon ay siyempre kailangan mong tulungan dahil nasusunog sila. Masusunog sila pag hindi mo tutulungan. Kaya anong gagawin mo? So, gagawa ka ng paraan para matulungan sila. Gagawa ka, magsusuot ka ng mga kasuotan para makapasok ka, para kunin mo sila sa nasusunog na lugar. At kukuha ka ng tubig. Ang dami mong gagawin para magiging firefighter ka. At magiging tagapamatay ka ng sunog. Para sa ganon, masalba mo sila dun sa building na yon na nasusunog. Kaya napakahalaga sa buhay din ng isang tao. Marami ngayon na hindi nila alam na walang kaligtasan. So, napakaganda na ikaw mismo bilang tao tumutulong ka na para alisin sila sa sunog. Para sa ganun ay ang kanilang buhay ay maligtas. Kasi sa kung buhay spiritual, dalawa lang naman ang pupunta ng tao, either heaven or hell. If that people, if the man
hindi, walang kaligtasan, ay talagang sa impyerno siya. So what we need to do, ang sabi ng Panginoon, whom shall I send? Who will go for us? Sino sasama sa akin? Kayo? Kayo sasama sa akin. So samahan niyo ako na ibahagi ang salita ng Diyos. I-share niyo ito sa mga kakilala niyo. Kailangan nila ang Diyos bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. At bago yan, ipapanalangin ko kayo. So ipanalangin ko kayo, ariin niyo din itong panalangin niyo para magkaroon kayo ng kaligtasan. Sige, Panginoon, pinupuri kita. Sabihin niyo po yan, Panginoon, pinupuri kita, sinasamba kita, pinapasalamatan kita. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan nung ako'y bata pa hanggang ngayon. Panginoon, tinatanggap kita as my Lord and Savior of myself. Come into my life. In the name of Jesus, I pray. Amen. Kung sumunod ka sa panalangin na yon, kapatid, maghanap ka ng churches, Apple Gospel Church, na lalo mong makikilala ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya, kapatid, kung sumunod ka sa prayer na yon, patuloy ka manalangin na makasama ka sa mga Bible study, at mayroong Bible study rin ang JBMSIM, may live telecast ang JBMSIM, at makikita mo 'yon sa Jesus the Bright and Morning Star International Ministries. Mag-join ka doon, mag-follow ka doon, and every Sunday we have a live stream worship service. So, sumali ka doon, at naniniwala ako pagpapalain ka ng Diyos. Canada time 'yon, ang Canada time ay 9 o'clock in the morning. So time check nyo na lang sa inyong mga lugar dyan, sa ibang mga bansa, para masaksihan nyo ang kabutihan ng Lord sa inyong mga buhay. Alam ko, kapatid, kaya mo narinig to, gusto ng Diyos maligtas ka at malaman mo kung sino ba talaga siya sa iyong buhay. So balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Sabi doon, whom shall I send? Lord, here I am, send me. Ganun 'yon. Number one na kailangan natin gawin, number one, prayer. Yan. Prayer. So ipag-pray natin yung mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Yung wala pang relasyon. Ang kailangan kasi ng tao ngayon ay relasyon, hindi relihiyon. Wala po sa Bible na nakalagay na relihiyon po ang kailangan, kundi ang nakalagay po sa Panginoon sa salita, we need to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Kailangan ipanganak ka muli para pagharian ka ng salita ng Diyos. So you need a relationship to God, to Jesus. Siya yung makakapagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaya yon, kailangan natin ipanalangin sila, mga kapatid. Ipanalangin natin sila, yung mga nasusunog dun sa building na yon, na sila ay maligtas. Iyon ang gawin natin, mga kapatid. Kailangan natin silang gawan ng panalangin. Huwag nating i-neglect yung kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. At naniniwala ako, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen ba yon? So don't forget to pray for them. Always pray for them. At yun ang unang gawin natin. At pangalawa ay ipakita natin yung love sa kanilang mga buhay. Ipakita talaga natin na mahal natin ang bawat tao. Kaya sabi ko nga sa inyo na napakahalaga sa lahat ng organization dito sa mundong ito, or churches sa mundong ito, or samahan, kahit saan samahan, napakahalaga ang pagmamahal. So ipakita natin ang pagmamahal, kaya nga love your neighbor as you love yourself. Sabi din nung sa una, pray for one another. Sabi doon. Tapos number two, love.
yung pagmamahal, ibigay po natin sa kanila. At number 3 po, share the word of God. Share. I-share po natin, i-share po natin ang word of God sa kanilang mga buhay. Kung hindi niyo po may share yung word of God sa kanilang mga buhay, ang gawin niyo po, katulad po nito, i-share niyo po ito, ito pong sinasabi ko, at naniniwala po ako, pag na-share niyo po ito, meron po tayong accomplishment na sinabi natin na, Lord, here I am, send me. Ginawa mo rin yun. Gumawa ka rin ng paraan para makilala nila ang Panginoon through this video. So, I pray na makatulong ito, itong salita ng Diyos sa bawat isa sa inyo. At naniniwala din naman ako na talagang napakahalaga ng salita ng Diyos sa bawat tao. Darating ang panahon, hindi mo mababayaran ang kaligtasan. Hindi mo mabibili ang kaligtasan. Darating ang panahon na hindi mo magagamit ang iyong kayamanan sa ikaliligtas ng iyong buhay na mapunta ka sa langit. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, Lord, here I am, send me. Sabihin niyo to sa mga inyong mga kamag-anak. Sabihin niyo to na itong video nito, i-share ninyo. At naniniwala ko na sa maiksing panalangin yon, pag may pananampalataya sila, at ako'y nananampalataya din, na whatever we say here in this video, may pagsama ito ng Panginoon. Ang banal na Espiritu ay kasama po natin. At naniniwala po ko na pagpapalain ka ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya, Lord, here I am, send me. Huwag po tayong mag-atubili na lumapit po sa Panginoon. Huwag po tayong mag-atubili na tayo po ay maging kabahagi. Yan. Maging kabahagi po tayo ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga, mga kapatid, natatandaan nyo ba yung kwento sa Bible na si Jonah ay kinain ng pating, di ba? Kinain siya ng pating kasi ang Panginoon gustong papuntahin siya sa lugar ng Nineveh. So ayaw niyang pumunta doon dahil ang mga tao ay makasalanan, ang mga tao ay talagang nandoon, nakabaon sa kasalanan, kaya ayaw niyang pumunta doon. So nagtago siya hanggang sa iniba niya yung landas ng kanyang pinuntahan, hindi siya pumunta sa Nineveh. Ang nangyari, ipinahintulot ng Panginoong Diyos na kainin siya ng pating. Hindi po dilis ang kumain kay Jonah. Baka magkamali po kayo. At malaking isda po ang sabi po sa Bible. Malaking isda. At tatlong araw siya doon. At tinuruan siya ng Panginoon na itong gawin mo. At niluwa siya ng pating dun sa bansang Ninive pa rin. Nakita nyo? Kaya napakahalaga, pag may pinagagawa sa atin ng Panginoong Diyos, gawin po natin para hindi po tayo kainin ng pating. Anong ibig ko sa kainin ng pating? Kainin tayo ng mundong ito. Kainin tayo ng layaw ng mundong ito. Kainin tayo ng pera ng mundong ito. Kainin tayo ng social media ng mundong ito. Kaya napakahalaga sa bawat buhay natin. Sumunod tayo sa pinagagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya yan, Lord, here I am, send me. Isaiah 6:8. Makikita niyo po yan sa Isaiah 6:8. Kaya it's very important po to do the will of the Lord. It's very important po to obey the Lord, what He says to us and what He say today,
whom shall I send? And what we say is, Lord, here I am, send me. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Naniniwala po ko na ang Diyos ay sumasama sa atin, at naniniwala rin po ko na ang lahat ng lumalapit sa Panginoon ay hindi niya ipapahiya. Pag ikaw ay nagpagamit sa Panginoon, sasamahan kanya, tutulungan kanya. God give you wisdom, God give you knowledge, God give you a double portion of anointing pag nagpagamit ka sa kanya. At wala po ako nakita na nagpagamit sa Diyos na ipinahiya ng Panginoon. Kaya pag nagpapagamit po tayo sa Panginoon, maging totoo po ang ating pagpapagamit sa Diyos. Kaya yun, salamat sa inyong pakikinig ng road trip na ito. Ayan, parang tinawag ko na word road trip ito. Kaya yun, salamat sa Panginoon dahil napapangyari ito through this communication. At masaya po ako sa ginagawa ko dahil alam ko po, stand firm, let nothing move you, always abounding in the works of the Lord, knowing your labor is not in vain. 1 Corinthians 15:58 po, yan po ang sabi doon. Yung pong ating ginagawa sa Panginoon, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Hindi po yan nawawala ng kabuluhan sa Diyos. Kaya ano man ang gawin natin sa ating kapwa, tayo ay magbigay lugod, tulungan natin ang ating kapwa, magtulungan tayo, magkaisa tayo, mag-unawaan tayo, at magmahalan tayo. At yan ang pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pag ginawa natin yan, naniniwala ko, you will reap a harvest. You will reap a harvest. Ikaw ay mag-aani sa takdang panahon na bibigay ng Diyos sa buhay mo. Galing, ano? San ka pa? San ka pa talaga? I'm praising God dahil nakikita ko yung kabutihan, yung katapatan ng Diyos sa buhay ko po, mga kapatid. At salamat sa Panginoon dahil nandyan kayo na nanunood. I hope na hindi niyo ito nineneglect. At I believe people need God. Yan. People need God. I believe people need God. Praise the Lord. Hallelujah. Yan, malapit na uli ako, mga ka-JC Love, sa aking trabaho. At salamat sa pagsama nyo. At malapit na. Papakita ko nga pala sa inyo. Yan, may mga nag-ano na, oh. May tawag dito, may nagtatanim na. May nagtatanim na ngayon. So, after a month, yan, tanim na yan. Napakaganda. Papakita ko sa inyo. Napakaganda ng tanim na yan. Kasi puro dilaw. Puro dilaw. Ang tawag doon ay canola. Canola oil. Ang tinatanim nila. So, yung bulaklak, yun maganda. Yun ang ginagawa nilang oil. Kaya, ayos. At tayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Patuloy po tayong shout out nga pala ulit kay Maddox, kay Starlet, kay Jandy, kay Princess Vlog, kay Nani, yan ang bago si Nani nandyan. At kay sino pa ba, si Otep, si Iam, si Lilis, JJ Wars. Ayan, shout out sa inyo. At patuloy kayo pagpalain ng Panginoon. Shout out kay Agnes, kay Alan. Ayan, shout out sa inyong lahat. At pagpalain kayo ng Panginoon.
Ayos, ayos, ayos. Kaya, praise God talaga. Ayan. Maluluto ko na tong steak ko. So, ayan. Ayan. Naku, nag-ano ata. Nag-moist dun sa apuan. Ayan. Ayan, dami ng truck dito. Nakikita nyo. So, dito kasi sa L Point ay madami talagang ano. Ito yung maraming tracking dito. Tracking ibig sabihin yung mga gumagawa sa oil field. Ayan. Sa oil field. Ayan, dito rin tayo nagtatrabaho. Salamat sa Panginoon, may trabaho. Amen. Ayan. Praise God. Dito na tayo. Biruin nyo, may araw pa. May araw pa, grabe. Ako, dali. Sorry. Si please release the parking brake. Ba. Salita. Okay na? Yan. So 7:20.